Hala, ba't kaya ganun? Nakakonsensya naman. Pauwiin mo na nga yan. Tara na, kain na tayo. So, ayun nga guys, welcome po ulit sa aking channel. Yay! Wow. So, sa video ito guys, pag-uusapan natin yung iba't ibang tao pagdating sa okasyon. Like birthday, di po, or kayo mga fiesta dyan sa inyo, or mga sa lugar nyo. Alam ko guys, napapansin nyo yung mga ganitong eksena, or yung mga ganitong galawan ng mga tao pag may mga okasyon nga. So, una guys, halimbawa ito. Meron tayong inimbita. Tapos umaga pa lang inandun na. Wow. Kaya naman na pauwiin. Uuwi ka muna dun kasi hindi pa luto yung handa. So, minsan guys, nakakonsensya rin yung mga ganun eh. So, wala na tayong magagawa pag andun na. Nauna na talaga eh, umaga pa lang. Hindi naman natin pwedeng pauwiin. So, kailangan nating pakainin ng almusal. Siyempre, tanghalian. Tapos, hapunan. Ang malala pa yan guys, minsan umaabot ng umagahan. Woo! Tapos, siyempre, hindi rin naman mawala na pagka umagahan hanggang umaga na siya doon, eh, mawawalan ng take-out, diba? Kadalasan yun, lagi may take-out, lalong-lalo pag fiesta, birthday, lahat meron. Depende pag yung handa nyo, eh, marami naman. So, sayang naman kasi pag hindi makain yung mga ganun. So, kailangan natin i-take-out din doon. Yun talaga sa mga tao, sa mga kamag-anak natin or mga bisita. Next naman guys, meron tayong inimbita na kaibigan mo lang. Dapat siya lang din naman sana yung pupunta eh. Pero pagdating sa inyo, napakarami na nila. Alam mo yung kaibigan mo, inimbita mo, nag-imbita rin siya ng kaibigan niya, di ba? Galawan talaga ng magkakaibigan na one for all for one eh. Sabi nga nila, the more the merrier. Oh, okay naman yung ganun, pero syempre minsan kasi nakakagulat lang or nakakabigla sa atin na oh, ay grabe, nag-imbita rin siya. O, siya lang dapat yung pupunta rito. Nag-imbita rin siya ng mga kaibigan niya. So, wala sa ugali nating mga Pilipino na pauwiin natin yung inimbita niya. Tapos yung inimbita lang natin, yun yung pakainin natin. So, wow. Wala tayo dun. Go tayo sa mga ganon. Para mas masaya, mas marami mas masaya. Next naman guys, meron tayong eksena ng ganito. Kain ng kain ng marami. O, diba ilang ulit siyang paulit-ulit nang kuha ng pagkain dun sa lamesa. Tapos yun pala, pagka kinabukasan, may maririnig tayo na mga di magaganda. Alam mo yun, tipo, napakasarap-sarap na sarap siya ng kain. Nung nandun pa lang sa bahay nyo, tapos pagkakabukasan, may naririnig tayong mga ganong salit. Ay, walang lumpia. Ay, kasi yung kalimitan talaga sa mukha siya, lumpia talaga yung hinahanap eh. Tapos minsan, pag nabawa nagluto ka ng spaghetti, ay, bakit parang kulang ng sauce? Parang kunti lang yung hotdog doon. Parang, pero sarap na sarap yan ng kain. Alam mo yun guys, bakit kaya may mga taong ganon? Hindi na lang nakontento sa kung ano meron na inihanda tayo dun. Eh, yun lang yung kakainin. Hindi yung tipong may hinahanap ka man na wala dun. Alam mo ba yun? Alam mo, naghahanap ka ng wala. Parang ang hirap hanapin ng ganon. Tapos meron naman tayo guys na eksena ng mga ganito. Halimbawa, mga kaibigan natin inimbita. O tara, kain na tayo. Diretso na kayo dun sa lamis. Ala, tara, kain na tayo. Ayun naman pala. Sabi niya, ay, wag na. Busog pa ako. Eh, ba't ka pa pumunta dun eh kung busog ka naman pala? Woo! Ano? Pwede na bang umuwi? Eh, mga ganon. Punta-punta pa. Tapos busog din naman pala. Hindi naman pala kakain. Eto guys, isang reason din to. Eto, next natin na to na pinakaayaw ko sa lahat. Alam mo yung tipong ilang ulit mong niyaya, tapos hindi naman pala susunod o hindi naman pala kakain. Pinakaayaw ko to guys ha, sa personality ko kasi, as a person po, pinakaayaw ko yung paulit-ulit. Once na tinawag kita, go ka na, hindi yung thrice, twice pa kitang tawagin, tapos yun pala, hindi ka talaga sasama. Tapos meron ding mga ganito talaga, ito yung tipong kung saan na kayo patapos kumain, saka naman siya kakain. Sasabihin na nung una nung niyayaya mo, busog daw. Tapos yun pala, pag tapos nyo, doon naman pala siya kakain. O diba? Parang nakaka-insulto yung mga ganong galawan. Ay, nako. Tapos, meron din mga eksena guys. Ano ba? Magkakaibigan. O magkakaibigan kayo. Or mga kamag-anak mo, sabay-sabay kayong pumunta doon. Tapos, pag pauwi na, di ba dapat sabay-sabay rin kayo? Minsan naman yung, halimbawa, may kaibigan tayong inibita na, sige, mauna na kayo.
mamaya na lang ako saglit. Ayun naman pala, yung mamaya niya nasabi na uuwi. Eh diba, nauna na yung mga kaibigan, tapos mamaya-maya pa daw siya. Ayun naman pala, ihingi ng take out. Ang sarap lang na imbitahan yung mga ganong tao. Ang sarap nyo imbitahan, alam nyo yun? Pero okay lang guys yung mga ganong eksena kasi minsan dun sila masaya eh. Wala tayong magagawa dun. Tsaka mga ganong galawan, hindi naman natin yun tawag nito, hindi naman natin yung problema. Sa kanila naman yun talagang problema pag mga ganon. Ang akin lang guys, eh, minsan kasi sa mga ganon, nakakatawag nito, nakakaubos ng pasensya yung mga ganon. O kaya eh, parang ikaw na mismo rin yung minsan na nahihiya. Na ikaw na nga yung nag-imbita. O diba? Para wala lang talagang masabi yung mga nagiging kaibigan natin or yung mga nagiging bisita natin eh. Alam mo yung pakiusap mo lang din sa kanila palagi na tawag nito, habaan mo yung pasensya pagdating sa mga ganong klaseng tao. So marami pa guys yung mga ganyang eksena or yung mga ganyang galawan pagdating sa mga okasyon. Pero yun, pero itong sinabi ko sa inyo, ito talaga yung mga pinakamalimit. Hindi siya pinakamalimit kundi pinakamadalas na nangyayari na eksena pagdating sa mga okasyon. So, ayan lang guys, naikwento ko lang sa inyo. Share-share lang tayo kasi alam nyo, alam ko guys na sa mga nabanggit ko eh, nagagawa nyo rin yung mga iilan doon. O, diba? Siguro yung nagawa ko lang doon, yung tipong, alam mo yung minsan na, yung paulit-ulit, yun yung pinakaayaw ko, pero yun din yung ginagawa ko sa iba minsan. Kasi wow. Alam nyo guys, alam halimbawa, pag maraming tao kasi talaga, yung hiya natin, kahit sabihin mong gutom na gutom ka, pero pag hiya yung umiral sa'yo, o hiya yung nangingibabaw sa'yo, parang nagagawa mo yung ganong bagay. Pero okay lang yun, at least kahit papaano, eh, nakikisaya tayo sa mga ganong okasyon. Ang mahalaga, yun lang. So, ayan lang guys. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless.